Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning. Tinatanggap namin, Lord, lahat ng mga dealing. Some of them enjoyable, some of them painful. But you deal with us and you correct us. Tulad din ng sugat na ginagamot mo, Lord, kumisan masakit, but good for us. We thank you, Lord, for the wonderful opportunity to be with you in this place. And right now, let your Holy Spirit descend upon us. Infill us. Give everyone ears that hear the truth, eyes that see the truth. And give us hearts that will become fertile grounds for your words, O God. In the name of Jesus, we rebuke you, Satan, and we rebuke all work of darkness and all plans of the evil one against this holy assembly. Listen to us, spirits of darkness, leave us, and you go to the bottomless pit. Father, we ask you to anoint us. Let your Holy Spirit descend upon us. Give us the power to see you, to hold your hand, to hear your voice. Speak, we enthrone you with our love and praises. We crown you with our gratitude. From your throne of power, O God, speak to your people with power, with majesty. And may no one leave this hall this morning without being changed by you. Father, we praise and thank you. Take over, let your will be done in Jesus' mighty name. Get real with men. So Christ is the truth, as we have always been studying, Christ is the truth. Sabi niya yun sa John 14:6, I am the truth. I am the truth. But John 14:6, the Lord says, I am the truth. So Jesus is the truth. In fact, in Exodus 20:16, the ninth commandment of God says, you shall not give false testimony. So yung falsehood does not belong to God because God is truth. And that's very important. Because Christians are to be truthful. So Christians are to be truthful. And so, because of that, we are to get real with men. What do we mean? In dealing with people, we speak only the truth. Speak the truth in love. Kasi kumisan, pwede tayo mag-speak in truth, pero walang love. So anong nangyayari? Painful. When we become very frank, many people are proud to be brutally frank. No, Christians are frank, but we are lovingly and tenderly frank. Dapat ganun. So sabi, speak the truth in love. Pag may nagsasabi sa'yo, pangit ba ang damit ko? Eh kung talagang napapangitan ka, ano sasabihin mo? Pangit. You know, lovingly, nicely. Or you might say, ah, maganda yung shape, pero yung color yata, pero medyo off. Parang maganda yung color, pero yun yatang shape, hindi bagay sa'yo. Hindi lumalabas yung best sa'yo, or something like that. Hindi yung, halimbawa, mukha na siyang tiriringgay, sasabihin pa rin, okay lang. Kasi, gusto mo maging mabait. Hindi mabait yung hindi nagsasabi ng totoo. Diba? So, anong gagawin mo? Halimbawa, yung kaibigan mo, nagpapakyut, ang cute-cute pa naman, pero hindi niya alam, meron pala siyang muta. Anong sasabihin ng kaibigan? Yan. Kailangan sinasabi yun. Kaya yung palang kaibigan mo is already making a clown of himself or herself. Hindi mo naman sinasabihan. Diba? Oh. Siguro naman sa mga babae dito, lahat kayo meron pang totoong kilay. Tingnan nyo nga ang mga katabi nyo kung may totoong kilay. Oh, hindi pa nagdo-drawing ng kilay. Pero kung minsan, pag matatanda na, nakadrawing na yung kilay. Eh kung kaibigan mo, lumabas ang bahay, iisa pa lang yung kilay na na-drawing. Diba kailangan sabihin, iisa yata ang kilay mo ngayon. Kasi kailangan tayo truthful. Kahit na masakit yung sasabihin mo, lalo kung medyo tungkol sa isang hindi maganda o isang kapangitan, kailangan sabihin because this person will walk around like a clown not knowing that he looks like a clown. Kaya tayo mga Christians, in getting real with men, we speak only the truth. But the truth should be spoken in love. Ephesians 4:15, instead speaking the truth in love, sabi sa Bible, we will in all things grow up into Him who is the head. That is Christ. Yung tunay na kaibigan, nagsasabi yon ng totoo. Yung mga, kaya nga kuminsan, if you want to hear the truth, sometimes you hear it from your enemies. Why? Because your enemies don't respect your feelings. They will tell you the truth about yourself. Kaya maganda rin yung kuminsan, nakikinig ka sa yung mga enemies. But it's good for us not to have enemies. Pero yung mga tao that treat us like enemies, they don't respect our feelings at all. Di ba naranasan niya na ba na napagsabihan ng isang napakasakit
Pero totoong bagay, usually it comes from people who are not your friends. Kaya mahalaga rin kuminsan yung may nagsasabi ng totoo. Pero tayong mga Christian friends, we say the truth. But in love, how do you say that in love? Lovingly, tenderly, and kung maaari sana, in private. Yung kayo na lang ang nagsasabi. Yung halimbawa, eh, sinasabi mo sa iyong kaibigan, huy, huwag mo naman sabihin semester. Kasi semester yun. Di ba? Eh siya naman, semester ng semester. Eh alam mo naman na mali. Utensil ng utensil. Utensil. Sabi ng English teacher ko. Oh, di pwede natin i-correct ang isa't isa, di ba? Hindi yung pinapabayaan mo lang isa na continuously doing or saying something wrong, eh hindi naman natin masabi-sabi. Yun ang tunay na kaibigan. People of God are real with men. Kaya kailangan yun, lalong-lalo among ourselves, tayo-tayo, matapat, sinasabi mo yun. Kahit ako minsan, parang baka masaktan siya, baka kami misunderstand. Kailangan sasabihin natin. So, we, God's people, speak the truth. And in getting real with men, we also, number two, project or impress or imply only the truth. What do we mean? There are two ways to make a person think in a certain way or to believe a certain something. You say it directly or you imply it. Diba? Anong ini-imply? Hindi mo sinasabi, pero sa iyong kilos, sa shape ng iyong mga salita, sa iyong mga terminologies, parang yun na rin ang iyong sinabi. Halimbawa, kung nasa camp, dadating ka, ang iyong mga bag, eh ano, halimbawa, yung mga French designer bags. Pagkatapos, nung naglatag ka na sa iyong mga kama, eh ano inilatag mo? Mga napaka-designer bedsheets, di ba? Ang tuwalya mo, coordinated ang mga color and everything, ang toothbrush mo, talagang kung ano pa yung name brand, wala kang sinasabi, but what are you saying about yourself? That you are rich. Or that you have good taste. This is what we're trying to say. That there are things we say without saying it. And in this area, we can so easily lie. Kumisan, lalo sa mga believers, sa mga Christians, mahirap mag-lie with your lips. But we can also lie with what we project, with the impressions we make, with the implications we put across. And to be real with yourself, to be real with God, and to be real with men, you project, you impress, you imply only the truth. Yung mga indirect and connotative words, di ba? Kuminsan, hindi na sinasabi, o katulad ng mime, nagbabasa siya, ang dami-dami niyang libro, so anong ini-imply niya? Siya ay intelligent. Yun ang implication nun. Marami tayong implications eh. Kuminsan lang pagdating dito, ay, wala bang ano, memorial water? Anong memorial water? Yung social na inumin. Di ba? Ay, mineral water pala. Ganyan. Yung, so anong ini-imply mo kung lagi ka naghahanap ng mineral water? Na hindi ka sanay uminom ng tubig de poso? Ganyan. Na ikaw ay social. Di ba? Yung ganon, yung mga maraming ini-imply tayo eh. With our actions, with our words. So without directly saying, I am intelligent, I am rich, sometimes we try to do that. Can I tell you this? If you are not truly that intelligent, don't project it. Kasi mahirap pangatawanan yun. If you are not truly that rich, don't try to imply that you are. Kasi mahirap pangatawanan yung nagyayaman-yamanan ka. Tayo mga Kristiyano, we get real. Yung kung ano ako, yun ako. Hindi ko kailangan magpanggap para matanggap. Kasi kung magpapanggap ako, tapos natanggap mo ako, edi ang tinanggap mo pala hindi yung tunay na ako, kundi yung false na ako. Paano ngayon, pag dumating at lumabas yung tunay na ako, di hindi mo na naman ako matatanggap? Kaya kung ano ako, yun na yun. And this is what is very important in getting real with other people. You don't have to stand taller than what you really are. You don't have to be what you are not. The Lord would like to set us free. And if you are living in a lie, living in an image, you are not free. And if you are not free, what happens? Nahihirapan kang mabuhay. Di ba, kung minsan nagyayaman-yamanan ka, meron pa nga pag ihahatid ng mga ka-eskwela eh. Bababa sa tapat ng malaking-malaking bahay. Bye-bye. Pag alis, yung pala maglalakad sa barong-barong sa katapat uwi. Nag-i-imply na doon, na nakatira. Yung mga ganong klase mga implications, dapat ang Christians wala nun. Wala tayong pretenses. Kung ayaw mo sa akin dahil mahirap ako, di wag, sorry, we both lose. I probably lose a friend, but you also lose a friend.
You don't have to be what you are not. God does not like us to work that hard. Yung ba mga iba, marami rin tayong mga lies. Halimbawa, mga empleyado. Gano'ng karami sa inyong nagtatrabaho na, yung employed? O kumisan, tambak-tambak ang mga papel at mga kung ano-ano sa mesa. Yung pala, props lang yun. Kunwari, busy. That's a lie. Di ba? Yung mga kunwari eh busy, may mga laging ginagawa. You make the impression that you are busy. Kunwari eh ganyan-ganyan, nasa telepono, nagsusulat-sulat, may mga tinutuldok-tuldok na kung ano-anong mga makina doon sa kanyang table. Yung pala, nakikipagdaldalan lang. Kunwari, nagtatrabaho kasi dumadaan yung boss. We can make lots of pretenses with that. And, you know, boys can easily what? Project or imply that they love you. Diba? Yung pala hindi totoo. Pa-thoughtful-thoughtful pa. Pabigay-bigay pa ng Rory Pops and Roses. Yung pala hindi totoo. Diba? Yung mga babae naman, kunwari naman, ang hihingi. Mga pa-imply-imply, yun naman pala eh hindi. In other words, dapat yung pretense walang space yan sa life ng Christian. Kumisan marami pa mga props. Aalis ng bahay, kunwari ang dami-daming mga dala-dala, magla-library. Yung pala mall. Oh. Yung mga, you imply to your parents na gagawa ng project, merong meeting ng group, gumagawa ng thesis, yung pala nasa matabungkay ang thesis. Diba? Kunwari nag-aaral, gumagawa pala ng love letter. Oh. Yung mga ganong props. So by now, we are appreciating what I'm trying to say. Christian, you get real. And especially, you get real with your parents. Diba? Kunwari kung minsan eh, may mga experiment, bibili naman kung ano-ano, hindi pala totoo. Pagka may mga enrollment, dinadagdagan ang mga matriculation fee. Dino-doktor pa pati resibo. 100 lang, lalagyan ng isa pang zero, nagiging 1,000. Ang mga magulang naman, oh, bayad, bigay. All of these kind of things. You speak only the truth, and you also project and impress and imply only the truth. So you get real in your actions. You get real in your words. And with God's blessings, you are good enough. Marami kasi sa mga young people eh, akala natin kung hindi tayo mukhang mayaman o matalino o ganito o ganun, hindi tayo mamamahal, hindi tayo magkakaroon ng kaibigan. Meron pa nga nag-aaral sa Manila, tapos yung mga magulang, mga probinsyana, pag dumadating dun sa dorm o sa school, ayaw ipakilala sa ibang classmates kasi baduy ang nanay. Kasi may daladalang mga buhay na manok, mga patola, mga kung ano-ano. So, ayaw, baduy naman may nanay. Tapos sabi ng classmates, sino yon? Maid namin. May ganon. May kilala ba kayong ganon? Kunwari yung nanay, maid. Dahil ano, nagpapa-impress. Nagpapa-impress. Kaya yung mga iba, kahit manghiram na lamang ng mga damit dito, nakasampay pa yung damit ng kapatid, kinuha na, isinuot na kasi imported, kasi nagpapa-impress. Kung may mga kaibigan kayo at nagiging kaibigan nyo lang dahil ini-impress nyo, hindi yung tunay na kaibigan. Sayang lang. Naglolokohan lang kayo nun. Kung ano tayo at minahal tayo, yun ang tunay na kaibigan. And I tell you this, kahit ano kayo, meron kayong market. Diba? Halimbawa, ang talitalino mo, edo yung mga medyo hindi masyadong mahilig sa katalinuhan, hindi mo magiging kaibigan, sayang din sila. Eh yung pala, hindi ka naman talaga talagang tunay na ganong katalino, di dito ka sa level na to, meron ka rin market. Halimbawa, akala nung iba, pagka hindi sila gumagawa ng nagda-drugs o kaya ay umiinom o something, hindi sila magiging in sa ganong friends, yung pala, halos lahat sila nagpapanggap din eh. Get real. And as you are, you will attract people that will like you as you really are, and then yun na yung magiging lifelong friends. Pag sinabi mo na, eto na ako, nakilala mo na ako, kahit ano mangyari, lumindol, bumaha, magkadilubyo, lumabas mga kometa, siguradong mahal mo pa rin ako dahil ako na to eh, hindi nalalabas yung iba pa, kasi ito na yon. And it's important to be getting real with men. Don't stand taller than what you really are. Just be the better version of your real self. Yung halimbawa, ganito na talaga ako. Hindi naman ibig sabihin lahat ng kapintasan ko ngayon, oh, ganyan na, eh, talagang ganyan ako. We improve on that. We work on that. But then, kung hanggang doon na lang talaga tayo, yun na yun. Don't stand taller than what you really are. Truthful men enjoy blessings from God. Sabi sa John 8:32, and the truth will set you free.
Pag truthful tayo, we are set free. Ang hirap-hirap halimbawa nung meron kang word na hindi mabasa, hindi mo alam ma-pronounce, di ba? Ang hirap nun ah. Sa mabuti pa sabihin mo na, paano ba pinopronounce to? Hindi tapos. May nagsabi sa'yo, alam mo na. You do not have to pretend that you know something that you do not know. Kung meron tayong hindi alam, tapos in-expose natin yung ating ignorance, somebody teaches us, what happens? We look like a fool for 1 minute, we learn, and then we are wise forever. But if you pretend to know what you do not know, you look intelligent for a minute, but actually all your life you will remain a fool. So pag merong hindi alam, ano? Itanong. Kung minsan may nagjo-joke, ay tawa na iba, tawa ka na rin. Saral mo, ano kaya yun? Pero makatawa na rin, baka akala hindi ko naiintindihan eh. Oh, yung mga ganon, lalo English yung joke, ay tawa ka ng tawa. So, hindi tayo dapat nabubuhay sa ganong klaseng kasinungalingan. We must be free. And it's a lot of burden to live in a lie. So, truthful men are set free. What? They are set free from the burden of a lie. Di ba ang hirap-hirap nung meron kang minimaintain na kasinungalingan? Hindi ka matahimik. Baka mabisto ka any moment. And also, truthful men are set free from the punishment of a lie. Because lies have punishments. Anong sabi sa Proverbs 19:9? A false witness will not go unpunished. And he who pours out lies will perish. Kapag ka meron kayong kagalit, kumisan, kung ano-ano nang sinasabi nyo against this kagalit para yung kaharap natin, maging kakampi natin. Kumisan, kapatid nyo yun, titintasan nyo na sa iba para lang nyo maging kakampi. Mali ba nila kung totoo talaga yung sinasabi ninyo? Pero kuminsan, para lang tayo magkaroon ng mga kakampi, kung ano-ano namang idadagdag natin sa kwento natin, para mukha tayong kawawa at mukha siyang walang hiya. Ganun ang nangyayari. And that is not living in truth. And that is not getting real. A false witness will not go unpunished. What else happens, Christian, when you are real with men? You are set free to be what God meant you to be. Kilala tayo ng Diyos. May plano sa atin ang Diyos. Yung iba sabi, bakit wala akong kapapel-papel? Lagi na lang kung hindi napapansin, I come and go unnoticed. I can die today and the world will not even know. Yung ganong klaseng mga sentimiento, it's not true. Anong sabi sa Bible, sa Isaiah 44:2, the Lord formed you in the womb. Ang Panginoon ang lumikha sa atin. Psalms 22 verse 9, sabi niya kay Lord, you brought me out of the womb. And in verse 10, from birth, I was cast upon you. From my mother's womb, you have been my God. What does it tell us, Christian? That God created you. You are not an accident. And you are not meaningless. And you are not nobody because you are somebody. God knows you so well. Gano'ng karami sa inyo ang nakakaalam kung gano'ng karami ang inyong buhok? Sinong gumising kanina at binilang nyo, tama pa ba ang buhok ko? May nawala ba dito? Nobody? Did you know that God knows the number of your hair? Turn your Bibles to Matthew 10, 29 up to 30. Yung those sparrows, alam niyo yung mga sparrows, yan ang pinakachipipay na ibon sa Israel. No? Sabi niya, kahit dalawa isang pera lang yan, eh hindi na tayo gumagastos ngayon isang pera, so you'll probably not appreciate it, no? Pero walang kahala-halaga yung ibon. Murang-mura yon pag bumibili ka. Pero sabi niya, walang mga sparrows na nalalaglag sa lupa at namamatay without God's permission. And kung yung sparrows na yan, binabantayan ng Diyos, sabi niya, lalo kayo. Yung mga ibon na walang kahala-halaga pag binibili mo sa market, ang mura-mura, kulang nalang ipamigay, eh binabantayan ng Diyos. Kayo pa ba? At ang sabi niya, don't you know that even the very hairs, nakita niyo plural, magagalit ang grammar teacher kasi ang hair dapat hair. Diba? Hindi siya sabing hairs. Kasi sabi daw, you cannot count hair. But the Lord knows the number of your hair. At yung mga naiwan nyo sa unang ngayong umaga at sumama sa banyo nung naligo kayo, alam din ng Diyos kung ilan. Alam niya ang running balance ng buhok na nakakabit sa inyong tok-tok. Kita ninyo kung gano'n tayo kahalaga sa Diyos? Kaya kung kayo natetempt mag-isip, I am meaningless, I am worthless, I am nobody, sabi ni Lord, excuse me, you are someone to me. I know even the number of your hairs. Plural eh. Kasi binibilang niya. Nakita niyo ba sa Bible, hairs? Plural. Kasi binibilang. Alam niya.
So mas kilala pa tayo ng Diyos kaysa kilala natin ang ating sarili. At pag sinabi ni Lord that you are valuable, then you are valuable. What does it mean to our topic? That you can be real and still be very valuable. Hindi mo kailangan mag-pretend. Hindi mo kailangan magpa-impress. Impressive ka na as you are. Why? Because God created you. Especially. There is no one on earth like you na kamukha mo ang fingerprint. No one. Can you imagine ilang billion ang tao sa daigdig? Walang magkamukha ng fingerprint? Sa kakita nyo, ang dami-daming tao dito, walang magkakamukha ng ilong. O, kumpara nyo yung ilong nyo sa inyong katabi. Every ilong is unique. A work of art. May mga mukhang Mayon volcano, may mga mukhang Taal volcano, may mukhang Lahar, pero lahat yan, wonderfully made. Unless, you want to tell me na nagkamali ang Diyos sa inyong ilong. Pwede ba magkamali ang Diyos? So, tama yung ilong na yan. Diba? Kuminsan nang na-oppress tayo ng mga Western standards of beauty, masama ang loob mo dahil hindi kasing tangos ng ilong mo, yung ilong ng mga Greek gods and goddesses. Eh, ganun ang ilong nila eh. Siguro ganun ang hangin sa Greece, kaya kailangan ganun kalaki ang ilong nila. Sa Pilipinas naman, madaling kumuha ng hangin, kaya malilit na ilong, tama na. Hindi kailangan maging kamukha ka nito, kamukha ka nun. Kasi tayo na-oppress ng advertising, na-oppress tayo ng pop culture, na-oppress tayo ng media. Diba? Ano kasi sa media? Sa sine? Lahat ng bida, maganda. Pagpangit, kontrabida. Pagkapangit, halimbawa, o yun ay ano, aliting, o ganito, ganon, ganon. Diba? So, ang nangyayari ngayon, pagka maganda, nag-glorify. Pagka hindi maganda according to the standards of movie aesthetics, eh hindi ka na maganda. Huwag kayong nakikinig doon. Ang papakinggan natin ang Bible. Because the Lord made you beautiful. And beauty is not a point. Beauty is a wide spectrum. Maraming versions of beauty. Kaya huwag kayong magpapadaya na yung Western concept of beauty lang ang maganda. Maganda yung maputi kung bagay sa'yo, pero hindi ka maputi, hindi ka na maganda. Dahil maganda rin ang brown. Maraming maganda. Maraming version ang maganda. At pag nananalamin ka, sabi mo, ang ganda-ganda ko naman. Thank you, Lord. O ganon. Not to be proud, but to be appreciative of what the Lord made you. So, even your hair is numbered by the Lord. Let the truth set you free. The truth that we're saying is this, you are very, very precious. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mean nyo ba yun? Di ba talaga? Precious. And then, what happens? What are the blessings of truthful people? Truthful men walk with God. Did you know that? That when we are truthful, we walk with God and with God's children. Sabi sa 1 John 1:6-7, if we claim to have fellowship with Him, meaning the Lord, yet walk in darkness, we lie and do not live by the truth. But, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, purifies us from all sin. So we walk in the light. Truthful men walk with God, and they walk with God's people. And it leads to another blessing, truthful men get purified. Kasi sabi, but if we walk in the light, the blood of Jesus purifies us from all sin. Christian, you ought to walk in the light, not in the dark. Bakit mahilig ang mga sinful people sa dark places to hide their sin? Diba? Kaya yung mga prostitutes mahilig sa mga madidilim na ilaw, mga ilaw na kulay pula, kasi kahit mga bakokang nyo, gumaganda sa ilaw na pula eh. Yung nakakadaya yan eh. Diba? Kaya yung mga sinful places, kung ano-ano mga lighting effect niyan. But we Christians walk in the light. Because we have nothing to hide. It is important, ganon, to walk in the light. And mga lovers, kung meron sa inyo mga magnobyo, you should also always be in the light. Hindi pirming nasa dilim. Anong sabi? Love is blind and lovers cannot see. Because lovers stay in the dark. And in the dark, who else can see? Ang hilig-hilig. Ang mga Christian magnobyo, huwag kayong pirming nagpupulupotan sa mga gilid-gilid. Ano? Nag-iisang anino. Dalawa yung tao. Bakit nangyari ito?
Hindi dapat ganun ang mga Christians, hindi permeng nasa sulok-sulok. Dahil kayo, mga anak ng Diyos, hindi tayo pang sulok-sulok, hindi pang gilid-gilid. Diba? Walk in the light. And when you walk in the light, you walk with Jesus Christ. And you walk with all other children of God. What else becomes a blessing of people that are truthful to themselves and to others? Truthful men become men of power. When I say men, I also mean women. Ha, collective yon, generic of humanity. Truthful men become men of power. Anong sabi sa 2 Corinthians 13:8? For we cannot do anything against the truth. Biruin nyo yon, wala tayong pwedeng magawa laban sa katotohanan. Ang katotohanan ay laging magwawagi. Ang katotohanan ay laging magtatagumpay. Those in the truth are in the correct configurations. Alam nyo, ang buhay may configuration siya. May mga tamang formation yan. May mga tamang formula yan. Para nandun ka, kumbaga, dinadaanan ka ng power from heaven to earth, nadadaanan-daanan ka. Kailangan nasa tama ka mga lugar at mga formations. And those who live in the truth are in the correct formations, they receive maximum blessing. Those in the truth are in the correct path of power, of blessings. Diba, katulad lamang nitong mga kuryente, kung nakatira ka sa area na hindi dumadaan ng kuryente, wala kang kuryente. Huwag ka magtaka kung ba't wala kang kuryente. Tumira ka sa lugar na walang dumadaan ng mga wire ng kuryente. Ganon din ang blessing ni Lord. May mga dinadaanan yan. Kailangan nandun ka sa tabi nun. And one of the best ways to be in the path of God's power is to live in the truth. To get real with God. To get real with men. And you know, truthful men are men of endurance, of stability, of permanence. Yung tao na nabubuhay, nagsasalita, nag-i-imply ng katotohanan, siya yung mayroong permanence, siya yung mayroong endurance. Why? Because the truth is forever. What happens to a lie? Diba, lie, ang tagal-tagal-tagal-tagal mong iniingatan, ang isang lihim mo, halimbawa, ikaw pala si Darna. Ang tagal-tagal-tagal mong iniingatan, eh minsan sa likod-likod dyan, sumigaw kang, Darna, lumipad ka, may nakakita sa'yo, bisto ka na. Kahit 10 taon mong itinago yung lie, isang pagkabisto lang, sira agad yon. Because the lie will never stand up to truth. Kung gusto niyo laging nakatayo, laging permanent, hindi natitinag, matibay, dapat nandun lang kayo sa totoo. Kasi yung hindi totoo, ang dali-daling masira. Ang dali-daling ma-expose. And you work so hard to hide it, and only one instance, it can go away, it can be gone. Because a lie will never stand. Psalm 117 verse 2, sabi, the faithfulness of the Lord endures forever. And of course, the faithfulness of the Lord is to those who are faithful to Him. Psalm 91, 1-2, he who dwells in the shelter of the Most High God will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, O my God, in whom I trust. So those that stand in the truth, anong fortress nila? Si Lord. Eh kung ang fortress natin si Lord, pwede ba tayong matalo? Kung si Lord ang ating refuge, sa Kanya tayo sumisilong, pag may ulan, pag may bagyo, paano tayo masasalanta kung ang Panginoon ang ating sinisilungan? At tandaan ninyo, ang sumisilong sa Panginoon, yung nabubuhay sa katotohanan. Truthful men enjoy blessings not only from God but also from other men. Ano yung mga blessings from other men? I like to think of 5. And you remember this with the finger of your hands. 1. Anong blessing natin yon? Truthful men get understood. Naiintindihan ka. Halimbawa, laging mainit ang ulo mo tuwing umaga. Hindi ka maintindihan ng mga tao. Pero nung sinabi mong, kasi pag nagugutom kasi ako, umiinit ang ulo ko. Ganyan. Kaya pakainin nyo na ako ng maaga. O kaya, so either pakakainin ka ng maaga ng mga tao, or kung hindi ka nakakakain, umiinit-init yung ulo mo, naiintindihan ka. Kasi, ipinakilala mo ang iyong sarili. Yung mga iba, nagtatampo sa'yo, pambihira naman yan, birthday ko, hindi dumating, so nagagalit sa'yo. Yun pala, hindi ka lang makarating dahil nahihiya ka na walang regalo. Eh kung sinabi mong, alam mo, hindi ako makakarating kasi wala akong pang regalo. Sabi, hindi bali kahit wala kang regalo. Yung presence mo lang, regalo na yun. Eh, di pwede ka na ngayong umaten. Pero kung ayaw mong sabihin na yun ang problema mo, paano ka maiintindihan?
Maraming ganon. Maraming mga bagay na hindi maintindihan. Maraming kumisan sa school, o si kinukuha ng teacher, o sali ka sa ganitong special number, cultural number, ayaw sabihin. Bumababa tuloy ang grade, nakakainit ang tuloy ng ulo, yung pala, kasi hindi kami makaka-afford bumili po ng costume. Wala po kasi kaming extra money. Huwag tayo magpapanggap. Kung ano lang tayo, yun. Para madali ang buhay. So truthful men get accepted. Truthful men also get helped. Kasi nung sinabi mo na sa iyong mga kaibigan, eto kasi yung weakness ko, din pwede ka nilang tulungan. Paano naman kasi natin tutulungan ng isang tao na hindi naman humihingi ng tulong o hindi naman nagsasabi na kailangan niya yung tulong na yun? So truthful men get helped. And also, number four, truthful men can even get admired. Yung hanga ka sa tao na to, totoo ka mo siya. Yung hindi siya plastic, hindi siya artificial, totoo siya. Then, hinahangaan pa yon. At pagkatapos, truthful men get loved. Namamahal tayo. For what we are, not for what we are not. Now, campers, you need not expose yourself to everyone. Hindi naman gano'n na sasabihin mo na lang sa lahat ng tao na kasi ganito ako, kasi gano'n ako. Hindi rin naman siyempre. Pinipili mo rin yung tao na magiging totally truthful and totally honest. But generally, you take away general masks from your face. Kahit na stranger, hindi ka na nagmamask sa kanya. Pero yung talagang kaloob-looban, a very sensitive part of you, pinipili mo rin siyempre ang pagsasabihan nung. Pero even to strangers or to yung acquaintances and to friends, wala ka ng mga general lies about yourself. Dahil hindi tayo maiintindihan. One of the greatest gifts of life is to be what we are and yet be accepted and loved. You should take that risk to unmask yourself to a few people. Kasi ang napakasarap sa lahat, yung may mga tao na ikaw ay ikaw na ikaw na ikaw. Wala kang inililihim, wala kang idinadagdag, wala kang binabawas. Ikaw lang talaga yun. And that is one great gift of God to men. Pero tatandaan din natin, you need not unnecessarily overexpose yourself. Dahil marami rin namang tao that take advantage of our weaknesses. But there should be people to whom that you're very honest with. And generally, you are generally honest about yourself to everyone. Nakakapagod mag-pretend. Nakakapagod magpanggap. At sabi ni Lord sa Matthew 11:28-30, ang mga pagod na, pumunta kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Maraming kapaguran, at ang isang nakakapagod is not to be real. Kaya kung minsan, kailangan honest din tayo. Halimbawa, yung mga kaibigan mo, lagi ka nalang tinatawag na may mga bansag sa'yo. No? Ano ba mga bansag mo mga sa mga kaibigan? Pag sa'yo mo, hoy, bibi, halika nga dito. Hoy, ayan. Eto na si ganito, eto na si payatot. Eto na si ganon. Kung nahe-hurt kayo, you tell your friends, kung yung nahe-hurt ako ng ganon eh. Don't just nakangiting-ngiti kayo, yung pala nagdurugo na yung inyong puso, ayaw ni Lord ng gano'n. Yan ang sinasabi nating get real. Can you get real? Yes! Sasabihin natin sa mga tao, alam mo, tuwing gano'n ang reference mo sa akin, nahe-hurt ako eh. Diba? Yung ayaw ko ng... Tuwing tinatawag mo akong, ano, beauty. Nahe-hurt ako. Kasi dapat beauty. Pagka tinatawag mo akong ganito lang, na-o-offend ako. Kasi alam nyo, mahilig tayo kuminsan eh, magbansag. Binibigyan natin ako ano-anong tawag yung mga tao. In our getting real with people, we also get rid of unnecessary judgmental language. Usually, hindi natin tinatawag dapat ang mga tao yung merong reference sa kanilang physical appearance. Mali mo na lang, no? Very positive. Diba? Ah, pero kung medyo halimbawa nakaka-hurt, huwag ganun. Ang sabihin, hoy, duwende, halika nga dito. Yung hindi dapat gano'n ang mga reference natin sa mga tao, hindi physical. You know why? Because a person is not only physical, a person is spiritual. At ang mas mahalaga sa tao, yung espiritu niya, hindi yung itsura niya. Kaya hindi tayo dapat Kristiyano, katulad ng mga iba, sobrang yung premium, sobrang emphasis na ibinibigay sa looks. Kaya a-avoid din natin yon. And if you are getting hurt, sasabihin ninyo. Maging honest tayo. Kasi tayo mga Pilipino, nagdurusa na
Sabi mo sa'yo, okay ba? Okay lang. Pero hindi naman talaga okay. Sasabihin nyo, kung hindi okay, hindi okay. Can you do that? Huwag nyo sinasabing okay pag hindi okay. Kasi lie yun. But then, of course, you may disagree. But remember, you tell the truth in love. Lovingly. Diba? Nagkikita yung honest. The Lord does not want us to suffer in silence. The Lord does not want us to suffer privately. Even your private suffering was carried by the Lord to the cross. Binayaran na rin niya yun. Nadadaya tayo ng evil spirit at ng demons kung yung mga binayaran na ni Lord, sinisingil pa rin tayo. Yung mga pain na naranasan ni Lord para ma-accept na tayo sa pain na yun, nararanasan pa rin natin, nadadaya tayo nun. Remember, all our pains, all our sorrows, all our wounds, all our sins were brought by the Lord to the cross. Bayad na yan. We, Christians, exempt na tayo doon. Kaya, hindi natin dapat pinapabayaan na mapaperpetuate sa ating buhay. So, Christians, be happy. Sabi nga sa katabi nyo, o nasa likod naman at nasa harap, be happy. Sabihin niya naman na may feelings. Yan. And in order to be happy, get real. Yes, sabihin niyo sa katabi niyo, get real. Eh tayo naman halimbawa, ang tanong ay ito, kung yung ating kaibigan naging real, tatanggapin niyo ba naman? Dapat ganon. Kasi kung gusto nating natatanggap tayo ng iba for what is real about us, we should also be willing na tanggapin na kung ano yung ganon siya. Halimbawa, eh ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganon, huwag yung pipilitin. Halimbawa, gustong-gusto niya mag-library, tapos pinipilit niya mag-mall. Naku, hamer. Sino dito ang gusto mag-library? Wow, di ba? Get real, di ba? Well, eh, gusto niya talaga eh. Oh. Sino naman ang mas gusto mag-mall? Oh, get real, di ba? So you get real, Christians. Give only the truth. Receive only the truth. You know, in getting real with other people, meron pang isang kahulugan yan. Pag itinuturo nila sa atin wrong, and we know it's wrong, we tell them, I think it's wrong. But in love, okay? Give only the truth. Give only